our new medical director, Dr. Ray Meneses. Thank you so much for this opportunity, Moira. The pleasure is all mine, Dr. Meneses. Apex just announced their new medical director, si Dr. Ray Meneses. Ay, hindi ba yun yung best friend ni Obeng? Precisely. Traidor pala yung kaibigan ni Obeng. Ma'am, ang mga nurses dito sa Apex 24/7 nagtatrabaho. Mula umaga hanggang pag-uwi namin nagtatrabaho kami. Minsan on-call pa. Kaya kami na tinatawag yung kutong lupa, tandaan nyo, hindi tatakbo ang isang ospital kung walang mga nurses. We resign, Ma'am Moira. We resign. We resign. Teka, Annalyn. Imposible sinasabi mo. Dok, Annalyn, I was at the party at hindi ko nakita si Dok Carlos sa lumabas ng bar. Hindi niyo siya nakita umalis kahit saglit lang? Umalis siya dahil kailangan niya sumukha. Nakita niyo po ba siya habang sumusuka siya? Oo. Oh, hindi ko lang nakita. Ako mismo yung humagod ng likod niya nang sumusuka siya. Annalyn, huwag mo nang iniin si Carlos sa isang bagay na hindi niya ginawa. Tama na! Huwag niyo lang pagtulungan si Annalyn. RJ, hindi namin pinagtutulungan si Annalyn. Pero hindi tama yung ginagawa niya sa kanya. Pinagkakaisahan niya siya eh. At ikaw, akala ko ba tatay-tatayan ka ni Annalyn? Pero anong ginagawa mo sa kanya? Sinasabi ko lang yung totoong nakita ko. Walang kinalaman si Doc Carlos dyan. We were just there to party. Bakit naman ako magsisinungaling? Sandali, RJ. Ano bang ginagawa mo doon? Eh, hindi ka naman invited, di ba? Ah, hindi mo alam na nagpunta doon si RJ para sapakin si Doc Carlos. Ano? Sinapak mo si Carlos? Bakit? Well, ang sabi niya, iginanti ka daw niya dahil sinasaktan ka daw ni Doc Carlos. Di ba? Di ba nag-explain na ako sa'yo? Diba sinabi ko naman sa'yo na hindi ako sinasaktan ni Carlos? See? Sinasabi ko na nga to eh. Nag-iimbento lang to eh. Oo na, mali ako. Pero sa akin kayo magalit. Huwag kay Annalyn. Itinatama ko lang yung maling sinabi ni Annalyn. Eh, ano mo yung ginawa mo? Masama na tingin niya kay Carlos. Eh, magiging tatay niya na yun eh. Bakit? Masama naman talaga siya. Baka nga siya talaga ang bumukbong sa akin. Alam mo? Hindi ka pa rin nagbabago eh. Akala mo parati kang tama. Huwag ka na nga magbalis, RJ! Ah, ganun ah. Tay! RJ! RJ! Michael! Tay! RJ, pwede ba umalis ka na? Huwag ka nga magulo dito! I apologize for that little sideshow, but I'm sure you agree it's about time we take out the bad weeds here at Apex. Moira, maybe we can have an open discussion with them. Mahirap mawala ng senior nurses sa ER. Dr. Meneses, as the new medical director of Apex, I'm sure you're aware that they are easily replaceable. And as president and CEO of Apex, I think it's about time na matanggal lang dito yung mga empleyadong matagal ng bastos at hindi ako ginagalang. Hindi ba? You're right, Mrs. Tanyag. That's right. Correct. You made the right decision, Moira. So let this be a warning to you. If you're nice to me, I'll be nice to you. But if you oppose me, then I will make sure that hell rains down upon you. So, why don't you help yourself to some refreshments? Okay, sure. Thank you. Thank you. Ray, I know you are very close to those nurses, but I need you to do your job. You better make sure they never set foot in Apex again.
Pwede ba uminahon kayo? Annalyn, hindi ako nanagit sa tatay mo. Narinig mo naman sila, hindi ba? Magkakasama kami sa bar. At itong ballpen na to, oo, sa akin to. Pero nahulog to nung nasa bar kami. Oo. Nawala talaga yung ballpen na yan. Kaya Annalyn, kung sino man nakapulot ng ballpen na to, sa'yo nalagit sa tatay mo. Pero maniwala ka sa akin, hindi ako yun. Annalyn, eto ba yung ballpen na nakita mo? Opo, tay. Nakita ko po yan kung saan ka po pinukpok. Kaya nga po naisip ko po si Doc Carlos talaga gumawa nun eh. Anak, alam ko kung paano to napunta dun. Pero take note, ha? Hindi kami finire. Nag-resign kami. So, paano na kayo niyan? Ano nang next plan niyo? Hindi namin alam. Pero, siguro okay na rin yan na magpailalo kami dito. At least, hindi na namin may encounter yung babis ng Apex. Tatay mo na mismo nagsabi. Siya ang dahilan kung bakit nandoon yung ballpen na yun. Kaya mali yung iniisip mo. Mag-sorry ka kay Carlos. Sige, nanak. Mag-sorry ka kay Carlos. RJ, umalis ka na. Carlos, pasensya ka na sa mga nangyari, ha? Pasensya ka na sa anak ko. Sorry. Wala yun. Okay lang yun. Doc Luke! Kamusta? Ito, naka-leave pa rin. Nabalitaan ko, kayo naman ni Karen ang aalis. Wala eh, minalas eh. Siguro, ganun talaga. Pagka may aalis, may papalit. Okay lang po yan, Doc. Hindi lang naman po Apex sa ospital sa mundo, di ba? Marami pang iba. Thank you. Thank you. Thank you. Mababawasan na yung marites niyo.
yun. Wala ka nang ilalaglag. Lagi na lang niya. So, masusunod din mapuhira bala. Nurse Karen, Nurse Ivan. Ako nang humihingi ng pasensya sa nangyari. I'm really, really sorry. Wala akong magawa to keep you here in Apex. Okay lang po yun, Dok. Wala naman po kayong kasalanan. Kaya hindi po kayo dapat mag-sorry. Maayos kayong mga nurses dito. Hindi kayo dapat pinaalis ni Moira. But I'll make a few calls sa ibang ospital para may malipatan kayo kaagad, ha? Thank you po. Thank you po. Sorry ulit. Salamat po. Sorry. Thank you po. Sorry talaga. Mag-iingat kayo, ha? Ganun po. Ay, Dok Ray, may tanong lang po ako sa Clet. Bakit niyo po tinanggap yung pagiging medical director po dito sa Apex? I mean, okay lang po ba sa inyo yun? Magtatrabaho kayo directly under kay Ma'am Moira? Oh, ano pang ginagawa niyo dito? Sa tingin niyo, bibigyan kayo ng despedida ng Apex? Umalis na nga kayo! Alis! Huwag kang mag-alala, Zoe. Aalis na kami. Oh, Zoe, goodbye and good luck. Sana kapag ka nawala tong Apex, ililipatan ka pa rin ibang ospital. Umalis na kayo! Zoe, please. Miguel, pare. Kumusta yung suntok sa'yo ni RJ? Okay ka lang ba? Wala yun. Okay lang. Hindi naman masakit eh. Tsaka, mahina pala sumuntok yung RJ niyan. Yun ba talaga tanong mo? O gusto mo malaman kung bakit nagsinungaling ako para sa'yo? Na nakita kitang nagsusuka. At tinagot ko pa yung likod mo, kahit hindi totoo. Oo, pare. Alam mo, pare, battle pa ko dyan sa RJ na yan eh. Ginawa ko lang yun dahil ayoko magkaroon ka ng butas para magmukhang kawawa na naman yung RJ na yan kay Lynette. You know what, honestly? I want Lynette to end up with you kesa sa RJ na yan. Salamat, pare. Saan ka talaga galing nung nawala ka? Doon sa labas, pare. Doon talaga ako nagsuka. Kita mo naman eh, may tao sa loob ng CR. O, paano? Mauna na ako, pare. Oh, okay, pare. Ingat. Salamat ulit. Thank you. Zoe. Look. Kumusta ka na? Di ba dapat ako nagtatanong sa iyo niyan? How are you? How's your foot? Eto, kakatapos ko lang mag-therapy. Actually, the reason why I'm here is because miss ko lang Apex. Those days bago binago ng nindo ng lahat. That was really traumatic. Pero, parang ibang klaseng nindol ang nangyari sa Apex. Bakit naman nauwi sa tanggalan ng employees? Well, my mom just wants Apex to run without those people na hindi naman namin kailangan. Zoe, hindi ba kayo nababahala na baka maubusan kayo ng tao? Alam mo, kung tulad lang nila Karen at Ivan, I'm not bothered. For the sake of a sound working environment, hindi sila kawalan dito sa Apex. Anak, pwede ba tayong mag-usap?
Alam ko na concerned ka lang sa akin. Buong buhay ko, ikaw lang ang kasama ko. Tayong dalawa lang ang magkakampi. Pero sana pakinggan mo muna ako. Kung pwede sana, pigilan mo na yung tukol kay Carlos. Kasi tingnan mo yung nangyari kanina. Nagkasakitan yung tatay mo tsaka Tito Michael mo. Anak, masaya kami ni Carlos. Kaya nga magpapakasal kaming dalawa eh. Sana kapagbigyan mo na ako. Tsaka kung pwede sana, ibalik mo na yung dating trato mo kay Carlos. Kasi pag kinasal na kaming dalawa, magiging isang pamilya na tayo. Sorry po sa nangyari kanina, Nay. Ayaw lang naman kasi kitang masaktan, Nay. Ayaw ko lang pong makita ko umiiyak kasi masakit din po sa akin yung bilang anak ko, eh. Pero kung masaya ka naman po kay Don Carlos, at kung wala ka naman pong nakikitang mali sa kanya, hindi na po ako kukontra. So, subukan ko pong gawin yung mga sinasabi niyo sa akin. Kasi hindi lang naman po yung pagiging doktor yung pangarap ko, eh. Yung pangarap ko po, yung makita kang masaya. Yung makita kang buo, kasama yung taong mahal mo. Bakit ba naman nagpunta ka pa doon? Ayan, tuloy. Mabuti, hindi ka sinaksak o binaril. And wala pa naman palang suspect. But then, you know, you told me that you felt so strongly about Carlos doing that to you. Wala naman talaga nakakita sa kanya. I guess she felt that way kasi baka naimpluensyahan ko ang anak ko na mag-isip ng masama tungkol kay Carlos. Well, it could still be possible that Carlos did that to you. Unang-una, nagpunta ka sa bachelor's party niya. Pangalawa, hindi ka naman imbitado. Pangatlo, sinapak mo pa siya. So, easy explanation, ginantihan ka niya. It could be a motive, pero wala nga ang ebidensya. Ewan ko ba? Hindi talaga ako makampante dyan kay Carlos na yan? O, Beng, pwede ba? Umiwas ka na muna dyan kay Lynette at Carlos. Hayaan mo na sila. Ang pagbawi sa Apex, ang pagtuunan natin ng pansin. Dapat masupil natin yung halimaw na gusto magrinarinahan dyan sa Apex. Ma'am, sir, may bisita po kayo. Thanks. OMG. Look who's here. If it's not Moira's big little minion in Apex. Ang kapal din talaga ng mukha mo, Dr. Meneses. Pinagkatiwalaan ka namin. Yung pala, kakampi ka lang sa kalaban namin. Ate. Oh, huwag mo sabihin kakampihan mo pa tong balingbing na to. Sinayang niya lang yung pagkakaibigan ninyo. For what? Just to be the medical director of Apex? That's not true, Giselle. Oh, come on. Siguro ngayon, pati pa Ali Moira, pwede mo nang halikan. May iba pa bang explanation? Traitor ka. You are the spy of Moira. And hinayaan mo kaming magmukhang tanga. Ate,
mali yung iniisip mo tungkol kay Ray. You should apologize to him. Why should I? Dahil ako ang pumilit sa kanya na tanggapin yung posisyon. I declined that position. Pero kinumbinsi lang ako ni RJ to reconsider. And I realized tama siya. Mas mababantayan ko ang Apex. Mas may boses ako kapag nandun ako at may maling ginawang desisyon si Moira. Giselle, may punto siya. Giselle, huwag mo naman sanang isipin I betrayed your trust. Mahalaga sa akin ang Apex. It's practically my second home. Gusto ko pangalagaan ito para sa inyo at para sa mga taong umaasa dito. At hindi ko magagawa yon kung aalis ako. I understand now. I'm sorry, Ray. Sorry, Obeng. Pa, I guess I was just overcome by emotions. Kasi sa totoo lang, sobrang sama pa rin ang loob ko na nawala sa pamilya natin ang Apex. Giselle, babalik din ang Apex to those who deserve it. At kayo yun. Apex belongs to the Tanyags. Well, then I hope to the better Tanyags. And not to the rotten ones who are still there. Nagkausap na kami ni Annalyn kagabi. Nangako naman siya sa akin na susubukan niya na maging okay kayo ulit katulad ng dati. Lynette, hopeful naman ako na bumalik yung dating sama namin ni Annalyn. Alam naman natin yung dahilan eh, kung bakit nagbago yung pakitungo niya sa akin. Alam mo, sa tingin ko, sinisiraan ako ni RJ sa anak mo eh. Siyempre, sa amin dalawa, mas papahinggan niya yung tatay niya. Kahit puro kasi nungalingan yung sinasabi niya against me. Lynette, suggest ako lang. Baka pwedeng umiwas muna si Annalyn kay RJ. Gusto sana namin humingi ng tulong mo. Bilang medyo close naman kayo ni Doc Carlos, magpapa-vouch man lang sana kami. Hindi na tayo hiring eh. Galit ka pa rin po sa akin. Pagkatapos mo pagbintangan at pag-isipan ng isang kriminal. So parang sinasabi mo ngayon, Lynette, nagsisinungaling si Annalyn. Sa tingin mo, kaya niyang gawin yun? My intuition calls for me to believe na may kinalaman kasi nangyari sa tatay ko. Be that as it may. Dahil sa mga susunod na araw, magiging Mrs. Benitez na ang nanay mo. Malay mo, si Carlos meron siyang ugaling kakaiba na hindi mo pa nalalaman. E paano kung kailan kasal na kayo, dun lumabas yung ugaling kakaiba na yun?